So sabi ng presidente, sige, mag-travel restriction tayo, pero walang Pilipino na gusto umuwi, na pwede pagbawalan. At ang ating remedyo na gagawin ay 14-day strict quarantine kahit ano pang resulta ng kanilang PCR. At so, ganyan, dinyakap po ni Secretary Roque na magtatanaga sila ng mga private isolation facilities. Palibadali sa ilalim din naman sa genomic sequencing ang lahat ng samples sa mga magpo-positivo sa COVID-19 para malaman kung anong virus ang sumama sa kanila. Wala naman tayo ibang data din sa bagong COVID virus na pagkunti mask, hugas, iwas, marunting na contact tracing, yung isolation ng mga nagkaroon ng mga positibo at mga nagkaroon ng close contact. So, kapareho pa rin po yan. So, so pinapainting lang po natin yung surveillance para alam natin kung sino dapat talaga i-isolate at hindi mga dapat i-trace. So, yan din ang spokesman Harry Roque. Sabi nga mga puso, yung mga kababayan natin tulad na Gino Makita na nandiyan po sa bahagi ng Japan, sina Atibi at sina Gary Galondo, sina Karas Asi na natin sa Atibi. E pwede kayo tumuwi. Ayun nga lang, eh, maganda na kayo sa apat na araw na quarantine po habang hinihintay po ang resulta ng mga pagsusuri sa inyo at negative o positive yan, eh, kinakailangan nyo talagang mag-quarantine. Yan din yung problema ng ibang mga kapuso pa natin na nandiyan sa Dubai ay mapauwi dito. Ang Choker's Order ang DILC nabang po sa ilang lokal na opisyal na bigo pong sumunod sa road cleaning operations kayong taon. Ayon kay DILC Undersecretary for Barangay Affairs, Martin Dino, magpapaliwanag ng Dina ang iba pang mga opisyal na hindi po maglulungsad ng paglilinis sa mga pangunahing lansangan. Bukod dito, may kapangyarihan din umano ang mga alkalde na suspendihin ang mga opisyal ng barangay na hindi tatalima sa road clearing operations. Talagang maglalabas kami ng mga show of order. Pag ito mga barangay captain na itindigas ko natin yan. Pag sana it's clear na city government o yung municipal government yung inyong mga barangay, sabihin, dumating na dyan ang MMDA, dumating na yan dyan ang engineering office. Tapos ngayon, magbibigay kami ng certification sa kapitan na iiwan namin na clear na yung inyong mga kalsada at saka cargo. Ngayon, pag bumalik yan, itindigas ko na ni kapitan. Yeah, but then again, the Undersecretary for Barangay Affairs, Martin Dino. Ihatid sa inyo ng Maxbit. Sa Maxbit, nakatress ka. Kung may tanong ka pa, tutok tayo sa Facebook ng Maxbit. Ang balita ito ay ihatid sa inyo ng Safeguard. Make everyone hashtag safewatch with Safeguard. Ang balita ito ay ihatid sa inyo ng Residor Forte. Lakasban sa atas. Ay, mga kusin, para patumanggap sa mga sariwang balita, unahin natin mula kay Rebeda. May mga hinindi raw po dahil sa paglabag sa curfew dyan sa lusa ng Maynila. Alamin natin kung ilan sila mula po sa pag-ulat niya. Mayunod! Rodrigo! Maliwas muna tayo kung wala pa si paring Rodrigo. Eh, dyan sa Venezuela City, meron din daw pong mga inaresto at dalawang lalaki yun. Alamin naman natin kung ano yung mga paglabag nila. Wala naman sa report ni Olandola, pari Olanda. Kuli at dalawang lalaki dahil sa ilang magsusukal sa Venezuela City. Kinilala ang mga suspect na sila Eric Matacote, 26 anos, at Carlos Gonzalez, 40 anos, parang mga residente ng General de Leon, na mga magisulungtod. Habang bigyan nagpapatrolya ang mga polis sa Angeles Street, parang kay General de Leon, Venezuela City ng mamataan, ang dalawang suspect na nagsusukal, nakakarapos. Agad silang dinampot sa mga otoridad at ako ang ebidensya laban sa kanila. Kasumpitang pagya na ginamit ang pangara. Reklamong paglabas sa presidential debit bill o tulip o illegal gambling ang isang sampa laban sa mga suspect. Ang inyo ka po sa Onan Bola, GMA Super Radio TV Double View, walang iwanan. Maraming salamat sa Onan Bola, hindi pa tayo kay Rodrigo. May alamin nga natin ilan ba itong hinuli na ito dahil sa paglabas sa presidential sa Maynila, paring Rod. Na-arresto ng mga tauhan ng Binondo o itong Dalpan Police Station sa bahagi naman ng Binondo sa Maynila. Ang anim na tao dito naman sa paglabag sa curfew ordinance sa Luzon. Ayon sa mga police, umiiral pa rin yung curfew ordinance dahil naman sa nakalagay na taas pa rin na ang community quarantine sa Binondo, Maynila. Ay at isang tension magyakap na rin sa mga
Discharge
Bago pupuntahan si Paring Rod Vega, napakalaga naman po ito dahil itong sina Alex Deason, itong sina Willie Delgado, ito po yung inaabangan at sasakit yung mga pulsa nila. Pag-ibigilipas yung pariton mo, ay maakot po kami ko. At ang hanggang po ang malasihang dagdag preso sa mga produktong petrolyo, baka bukas ito, abatay po kasi sa pagkaya ng kampanyang Uni Oil, piso hanggang piso at 10 sentimo ang posible pong dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. 10 sentimo o 90 centavos kada litro hanggang piso ang posible pong dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Kadalasan niya pong ipinatutupad ang mga pagbabago po sa presyo ng produktong petrolyo tuwing araw ng Martes, Lunes kayon. Bukas Martes, malalaman mamaya kung matutuloy yan. At alamin natin, sa totoo lang, ang presyo po ng produktong petrolyo may epekto sa presyo ng mga bilihin. Ah, di ba? Tama ba ako, Paring Rod? Ang laki. Ah, di ba ang laki? At pinapalasa yan eh. Sabihin ng mga nasa palengke, ay nagtaas po yung paso sa amin ng biyahero dahil nagtaas po yung presyo ng krudo. Ganun yung may chain reaction. Oh, parang domino effect ba? Ganun na lamang nga, lalo na piso, no? Piso. Ito yung ating napapansin na talagang hindi pa normal yung presyo ng ilang mga pangunahing produkto dito sa ating palengke. At nagsusunod natin itong Guadalupe Market. Ang Guadalupe Market dyan na sa Makati, alam naman natin yan, private yan eh. Private, medyo mataas talaga dyan. Pero yung presyo ng pangus dyan is 160 pesos ang kalapilo. Hindi rin naglalayo doon sa presyo naman sa mga public market. Ang tilapia is 150 pesos ang kalapilo. At ang galumbong, 240 pesos ang kalapilo. Dito naman sa mga karne, no? Particular itong baka, 400 pesos ang kalapilo. Hindi siya naglalayo doon sa presyo ng liempo na 20 pesos lang ang lamang ng presyo ng baka sa presyo ng liempo. Talagang ma-highlight ka eh. 380 pesos a kilo ng liempo. Money Vargas talaga naman. At yung pork chop ay 360 pesos ang kalapilo at ang laban man ay 380 pesos. Ang manok! Magkano? White meat yan, di ba? White meat, oo. Sabi nga, hindi daw masyado nakaka-highlight ang manok. Pero sa presyuhan, ma-highlight ka. Bakit? 180 pesos ang kilo. Ang mahal. Malayo sa standard price ng SRP ng Department of Agriculture. Parang ilang taon na nakakalipas, yan yung presyo dati ng baboy. Tama ka. Ang baboy ng 200, 100, 180 pa nga. Diyan sa mga palengke dyan sa... Parang 2016, 2017. Kahit sa uhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya safeguard na. May up to 24-hour germ protection. Ang safeguard with Infinity Shield. But the safeguard, safe. Tony, number one, the mega one. Bakit ko binabagit yung mga pangalan nila mga kamonitor sa atin? Kasi po sila po yung mga medical frontliners. Kung yung may mga puti, ayun. Yung mga foreigners po kasi na nakapunan ng video na ayaw sumunod. Ayaw naman po ng face mask, pero may nurses yun ha. Mga naparusahan na sila. Pero ito po mga kambahay natin ito, ng mga medical frontliners. At kahit yung mga nagsito po sa ating bansa, wala ko nilang pakiusap, sunod tayo ito sa mga protocols. Unless of course, gusto niyo po talaga madisgrasya, pero sana huwag kayong maghanap ng damay. Diba? Yun po yun eh. Kaya po kinakailangan talaga ng pagpapili at disiplina. Sa gitna po kasi ito ng patuloy na usapan mga kapuso, doon po sa pagkakaroon natin ng mga bakuna. Ayan, bawat po kalakaman ang mga kinakausap niya. Yung ating pong national government, kung meron pong kinakausap na 7 manufacturer gumagawa po ng mga bakuna para sa COVID-19 para sila po mag-supply sa bansa. Kabilang po dito ang Pfizer-BioNTech, ang Johnson at ang Moderna ng Amerika. Ang Novavax ng India, ang Sinovac ng China, ang AstraZeneca ng United Kingdom,
3 na ng clinical trial maliban po sa Novavax at Sanson. Magkakaiba rin po ay bakit kalihiyan na gamit po ng mga bakuna na ito. At batay naman po sa datos na nakala po ng GMA News Research, ang pinakamura daw po ay yung AstraZeneca na nasa $4 o umabot po ng 200 pesos kada dose o 400 pesos para po sa kinakailangan na dalawang dose ng bakuna. $10 naman po o 480 pesos ang kada dose ng bakuna po ng Janssen at ng Sputnik V o mahigit 900 pesos para po sa kinakailangan na dalawang dose. $20 o 960 pesos. Bariya na lang, 40 pesos na lang, 1,000 na. Ang kada dose naman po ng Novavax at ng Pfizer-BioNTech. O halos 2,000 po yan para doon sa dalawang dose na kailangan kapag tayo po ay babakunahan. Ayan. 25 pesos or rather 25 hanggang $37 na dollars po. O 1,200 pesos hanggang 1,700 ang presyo naman po ng... Pa, ibig nila ba ibig sabihin nun? Oo, Mike. Kasi ang sabi nila ay sa dagong pabinig na yun, salit na malinawan, ay nalabuan daw sila doon sa plano ng proyekto. Kagaya sabi nga ni Senator Lacson, isang daan yung tatong nila, limang po lang yung may sagot. Yung limang po ay hindi na maintindihan na po nila. Paano yan? Mga ngayong umaga, binalita ni Dwayne Reyes, alas 9:30, magagawa rin ng pagdinig sa Kamara ng Representantes. Ano ba yan? Sina Duque, sina Galvez at iba pa, sina Domingo. Wala nang gagawin yan kung hindi magpunta at magpabalik-balik sa Senado at saka sa mababang kapulungan. Minta, gano'n ba yun? Naloko. Eh, paano pag na gano'n ang mangyayari, Mike? Pagka hindi sila napiga ng sagot na gustong marinig ng mga senador at mga kongresista. O magpapabalik-balik yan. Ay, ako po so, Minta, Ravelo, ng GMA Super Radio, DCWB, wala iwanan. Ano nga ba yung sitwasyon ng mga kababayan natin kung sila ba yung negative.
negatibo o positibo. Dahil yun nga, maraming asymptomatic ngayon, di ba walang nararanasang sintomas ng COVID-19. Sa kasulukuyan, ay may mga tao na ang pupitila doon sa Quirinoglan dan hanggang alas 12 ng tanghali. At ililinaw ni Yormi ito na wala na yung tinatawag na serology testing. Dahil nga, ang ikinalit na doon ay yung swab testing na alam naman natin na gold standard. Diba yun yung pinakamataas na antas para nga matiyak kung tayo ba yung negatibo o positibo sa COVID-19. Pero kanina sa balita mo kay meron na Prado isa, dinidiin mo ang kailangan yung mga magpapasit sa naman nila. Kailangan may appointment, kailangan may schedule. Hindi pa rin magdalala kay sisipot yan. Oo, kailangan malinaw yan para makaiwas sa kalituan. Oo, kung na-monitor mo nga Mike yung report ko nga kanina, ang daming pumunta doon na walang schedule. Ang alam nila for rapid or serology test yung kanilang pinipilakan. Pero ang paano sa kanila dapat kung sila'y magpapasuri, eh wala na kasi serology nga eh, swab test na yung ipinalit. Kung sila'y magpapasuri dapat meron silang schedule, may appointment. Meron tayong sinaplas sa ating screen at kahit sa ating social media na mga numero na maaaring kontakin o tawagan ng ating mga kababayan para nga makakuha ng appointment sa swab test site na yan. Doctor.
cold release is as fast as 15 minutes. Hindi love yan. Vanillaprene, hydrochloride, cinnamon, malate, paracetamol, generic name of music. It's symptoms for this consulter doctor. Araw-araw, masasarap. Dahil andito na ang new Coffee Mate 60 gram to sit back. Talagang 15 pesos lang. Araw-arawin ang 3 minutes in your coffee. Sa new Coffee Mate 60 gram to sit back, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60 gram to sit back. Bring out the best in your coffee, araw-araw.